makakalikasang pagbati. Tayo po ay nandito ulit sa ating programang Laudato Si on Caring for Our Common Home. Dito po tayo sa Faith Watch ng EU Pagos Communication and CBCP Media Office. Ayun. At ngayon ay nandito na tayo sa fourth week ng Season of Creation. Ayan, no? Naka-apat na linggo na, pang-apat na linggo na ngayon, no? Kaya ito po ulit si Lo Arsenio, ang inyong host. At syempre, nandito ang aking co-host na matagal na nating na-miss, no? So, Rodney, bumati ka na. Ah, isang makakalikasang araw, gabi sa lahat ng ating mga tagapanood at tagapakinig, mga katahanan, nagbabalik at dahil napakaraming mga ginagawa sa ating mga pamayanan sa kanayunan, pero nagbabalik pong muli. Ako po si Rodney Galicia ng Living Laudato Si Philippines. Ayun, so nakwento naman natin, no, na may mga struggles at mga gawain talagang kailangan nating gawin, no, sa ano, sa kanyang bayang tinubuan sa probinsya, ang kanyang pinanggalingan, no. Pero kitalon ako ngayong linggo, no, ay ang napakahalaga ng ating pag-uusapan dahil nung September 23 ay ito yung pang-ilang taon na, no, kasi 2022 pampito. Pampitong taon na ng Sustainable Development Goals. Mm. At, sabay ng Laudato Si, ah. Saka ng Laudato Si. Nauna yung Laudato Si, May, no? May. Mm. At September naman yung Sustainable Development Goals. At sa pamamagitan ng programa natin dito sa Faith Watch, dito sa Laudato Si, Care for Our Common Home, na ating programa, ay tuloy-tuloy yung ating pag-communicate. And through communication, naandiyan yung tinatawag nating pagpapalaganap, no, yung kaalaman. Ito yung education. Ito yung isang halimbawa ng ecological education. Yung ambag natin sa isa sa mga Laudato Si goals, yung ecological education. Mm-hmm. Yes, yung ecological education. At ngayong fourth week nga po, no, ng tawag nito, ng Season of Creation, ang ating pinaka-Laudato Si goal ay ecological education. Season of Creation, ecological education. Ngayon na sa fourth week tayo ng ating Season of Creation, pang-apat na linggo, no? At ang ating tutok ngayon na goal, no, o layunin ng Laudato Si ay ang ecological education. Alam nyo, bakit po yun? So kasi this year, no, lalo na dito sa Archdiocese of Manila, gusto nating paulit-ulit na paalala sa atin na ang Laudato Si ay may pitong layunin. At noong first week, pinagsama natin ang hear the cry of the earth and respond to the cry of the poor. No? Pinagsama natin yon kasi talagang magkapatid yon. Magkapatid yon. At medyo sobra tayo, 6 weeks lang yung ating Season of Creation. In fact, yung 7th natin or 6th week natin ay Indigenous People's Sunday pa, no? But anyway, what we're saying is, dito sa Laudato Si goal, no, na ecological education, gusto nating iparating na ayon sa kay Pope Francis, ito yung tungkol ito sa rethinking and redesigning curricular and institutional reform in the spirit of integral ecology in order to foster ecological awareness and transformative action. Nako, Rodney, kung titingnan natin yung definition ng ecological education na to, parang ang bibigat ng mga words, no? Redesigning, rethinking, no? Tapos curricular, ibig sabihin sa formal education and institutional reform. Parang nako, itong bagay na to ay parang medyo mabigat din yan, yung reform, no? Many people do not like reform, no? Tapos anong espiritong nagdadali dito? Ang integral ecology. Nako, sige Rodney, sa iyong pagninilay at pag-experience nito, pwede mo bang bigyan kaliwanagan ito? Puntos lang yan, no, ni Pope Francis dito sa ecological education. Actually, ito ay nakapaloob na, no, sa
Laudato Si on Care for Our Common Home na encyclical. At ang sinasabi lang dito, dapat holistic, no? Holistic yung approach nung ating ecological formation, lalo na sa paaralan. Kung maalala natin, no, sa Laudato Si 213, good education plants seeds when we are young, no? Nagtatanim lang ng buto, no? Upang tumubo. And these continue to bear fruit throughout life. Ito yung sinabi ni Pope Francis. And additionally, yung paragraph number 210, sinabi niya na yung environmental education ay dapat, no, should facilitate making the leap towards the transcendent, which gives ecological ethics its deepest meaning. Transcendent na yun. A lot. So beyond this life. Beyond the world. Yeah. Hindi lamang na may natutunan ka, may karunungan ka, pero ito ay pumapasok sa iyong kaibuturan ng iyong puso, isipan, at ng iyong kaluluwa. At ito ay nagpapalusog ng ating komunikasyon at ng ating relasyon sa ating poong may kapal na siya ang may likha ng lahat. Ang pagkatuto natin, no, ng iba't ibang kaalaman, yung karunungan natin, yung kasi iba yung pinag-uusapan natin, yung karunungan at kaalaman, no, deeper yung wisdom, and that wisdom ay magagamit natin sa pagpapaunlad ng ating relasyon, no, sa ikabubuti ng lahat ng common good para sa ating common. So sa ecological education, hindi lamang may tinuturo ka, kundi isinasabuhay yung turo, hindi lamang sa loob ng eskwelahan, kundi sa labas ng eskwelahan. Lalong-lalo na babalik mo yan at iuwi mo sa iyong tahanan. So yun yung ecological education. Kaya Rodney, kaya sinasabing rethinking and redesigning. Ibig sabihin, meron ka nang kasing, siyempre yung mga educational institutions natin, meron na talaga siyang mga curriculum. Kaya lang, kailangan iayon ito. No, iayon ito sa turo ng Laudato Si, especially sa panahon natin ngayon na nandito tayo sa ecological crisis and climate emergency, no? So naka-respond ba ang mga eskwelahan? Ito ba ay basta lang integration? Dapat pag sinasabing redesigning your curriculum, ibig sabihin nito ay hindi lang basta integration na parang sa pilitang i-mention, no? Tulad ng mga values education integration before, ito ay dapat na paloob talaga siya. Hindi lang siya na-integrate, but it is really an important aspect, no? Important topic in the curriculum. Ang dapat na isang subject na nga yan, eh, di ba? Ibig sabihin noon, isang subject na siya, no? At pag-design nito in such a way na hindi lang intellectual, hindi lang head level, but dapat, sabi mo nga, isa puso, dapat na yung pag-form natin sa ating mga curriculum ay masiguro natin na yung puso din, hindi lang intellectual. Though alam natin mga estudyante ay talagang nasa yung importante pumasa. Di ba importante pumasa? Pero dapat yung sinasabi ditong redesigning is really transformative, no? Yung towards transformative action. Ibig sabihin, transforming the person into achieving that integral ecology, no? Maging part na naging ng buhay niya yung kanyang kaalaman at naisabuhay, di ba? Yun yung doon. At nagdadulot din ito dapat ng institutional reform. Ibig sabihin, alam ba, religious institutions, no, yung mga institutions natin, private and public, no, institutions. So kung talagang seryoso natin ecological education, dapat talagang merong transformation na nangyari as a product of education. Kaya formation, hindi lang siya basta education kundi formation. And then Rodney, may sinimention ka kanina na sinabi ni Pope Francis, no, yung importance ng educating the young, no? Kasi alam mo, itong present situation natin ngayon, I think this is a product really of
parang yung ating educational system at ang ating mga curriculum ay parang, alam mo, na-realize ko na late, nitong recent years, nagkaroon na ng mga ready-made text, halos lesson plan and textbooks na parang sinusubo na lang. So, hindi siya parang, hindi siya naka-process doon sa teacher na magtuturo. Parang yun ang nakita ko, ha? Kasi sa mga textbook, meron ng mga, yung mga modules na sinasabi, tapos may mga, yung sa mga textbook, meron na doon mga test na sagutan ng mga bata doon. Na parang, tapos maging, yung textbook ay hindi na siya talaga textbook, kundi parang, ano na siya, parang notebook na rin siya. Medyo kailangan tingnan yun, no? Alala ko tuloy yung limitasyon ng mga modules na ito. At yung ibang schools nga eh, parang gusto na mag-module na lang, no? Okay lang naman yun, no? Pero yung layunin, syempre, ng ecological education sa Laudato Si goals natin, yung pagyamanin, yung relasyon natin sa kapwa, yung relasyon sa sanglikha, yung relasyon sa mga creatures, no? Like the flora and fauna. At yung pagpapayaman niyan ay yung pagpapayaman din ng ating relasyon sa Panginoon, yung recognition noon. Kasi sabi nga ni Pope Francis, may role, no? May papel yung bawat isa sa buong istorya. Yung lagi natin kinukuwento, no? Yung pinagkaiba nung edukasyon noon at sa ngayon, malaki yung gap. Kasi halimbawa kung tatanungin mo yung isang bata, siguro grade 6 na, no? O anong ano to, anong seedling to? Sa avocado ba ito o sa mangga? hindi na nila ma-identify. Ano ba ito, yung gulay na to? Sa mustasa ba to o sa pechay? Baka di nga nila kilala yung pechay at sa mustasa, no ka ba? sa pamamagitan noon, yung tawag sa atin, no, yung hamon ng Laudato Si, lalo sa ecological education. Kung hindi natin nakikilala at hindi natin naobserbahan yung mga bagay-bagay sa ating paligid, no? Papaano natin ito mamahalin? Kung yung buto nga ng mangga, eh, akala mo buto ng avocado. Layo, ha? Ay, layo nun. Alala ko, no? Yung SDG, SDG number 4. Ito yung quality education. Ito yung sa perspektibo naman ng United Nations, no? Yeah. Na mag-build grade ng mga pasilidad, padamihin ang mga scholarships sa developing countries, dagdagan ng supply ng qualified na teachers, tsaka tanggalin yung gender na mga disparity sa education para ang lahat, kahit na anumang gender mo, can have complete access to affordable, equitable, and quality education. That includes university and preparation for it. Ay, isa pa doon ay siguraduhin na at least ma-achieve yung literacy, no? At numeracy, pagbilang, lalo pag-acquire ng knowledge and skills na kailangan para sa likas-kayang kaunlaran. At dagdagan ang number ng mga kabataan at ng mga adults na magkaroon ng relevant skills. Kung titingnan natin yung ecological education at kung babalikan natin yung tawag ni Pope Francis, makikita natin may pito, no, na maaaring gawin ng ating mga universities, ating mga universities, ang ating mga paaralan. Siyempre, ang simbahan ay very favorite niyan, yung pito. At kung titingnan natin yung pito na to, ay atin itong makikita sa mga sinasabi din ni Pope Francis. Let me enumerate titalo yung pito na action. Sige, na maaaring gawin. At i-discuss natin isa-isa. Yung una ay yung transition to clean and sustainable energy. Ito yung nasa Laudato Si number 26, no? Pangalawa, yung water, no? Responsible water utilization ng ating universities. Pangatlo, eco-action number 3, ecological solid waste management. Malinaw yan. Number 4, greening institutional management systems, no? Divest, invest, and campus, yung campus natin as a natural environment. Hindi lang yung ano, hindi lang yung buildings, no? Pero isang natural environment. Eco action number 5 is yung integrated ecological curriculum and research, no? Kinakailangan yan. Kaya nasabi natin na ecological education hindi lamang limitado sa curriculum. And number 6,
yung integrated ecological spirituality and transformative lifestyle. So yung sinasabing transcendent at practical. At mm-hmm. number seven, ito yung solidarity, yung policy mm-hmm. advocacy, praise and solidarity. So ayun, Rodney. Rodney, kaya tingin ko, kaya parang yung sinabi mo kanina yung SDG, no, on education, kung tingnan mo parang physical mga physical preparation rights of course of response to the rights of everybody to education, no, okay naman yon. Kaya lang mukhang ang ginawa naman ng Laudato Si, no, ay mas pinalawak at mas binigyan siya ng mas very defined na dapat gawin, no, at key talaga yung education, no, sa formation, kasi kaya nga sabi nga itong education, ecological education is key to the formation for the human society towards responsible stewardship, no, kaya okay. Ito yung mahalaga na kaya yung mga components, yung seven na sinabi mo pwedeng na dapat gawin, ito yung components na kailangan talagang makita at magawa, no, and ito'y challenge, no, sa formal education, but of course we know na kasi pag sinasabing education, merong limitation sa age yun, di ba? Pero pag sinasabi itong formation and education, ecological education and spirituality pati, na kasama yun, magkapatid yan at magkaugnay yun, ito for all sectors. Na kasi ang education is not limited to formal education, no, na sa institution. So sinasabi na yung education for yung ecological education ay dapat tuloy-tuloy siya whatever stage of life you belong, no, at lalo na napakahalaga siya para doon sa paghubog, kasi nga ang problema natin, hopefully this will be the solution to the problem of parang mal-education natin dito sa pangalagaan ng kalikasan, sa totoo lang, no. Sana ito yung maging solution. Kaya sa ministry, no, on ecology sa Archdiocese of Manila, we have that continuous education. Ang problema lang natin siguro, Rodney, is paano ba natin mahikayat ang mga tao, ang mga mananampalataya, ang mga Katoliko, na ma-realize, na maintindihan na meron tayong obligasyon to educate ourselves on how to properly take care of God's creation, how to be a true stewards. No, kasi maganda yung mga sinabi, mga seven things to do. Kaya lang problema natin, alam mo, invite ng invite, hikayat ng hikayat, parang konti ang takers. So yun ang ating dilema. Ang sabi nga nila, Tita Lu, sa isang Latin na kasabihan, no? Non scholae sed vitae decimus. You study not for school, but for life. Kasi alam natin na ang buhay, yan yung, dyan tayo natututo. Hindi lamang sa school. After school, ayan, application na yan. Pero may paralan na talagang formal na yung may grade 1, grade 2 hanggang college ka, PhD. Mm-hmm. Pero sa pangkalahatan, nag-aaral tayo hindi lamang dahil sa nasa paralan tayo o para sa paralan, kundi sa buhay. Kaya itong pitong ito ay napakahalaga, lalong-lalo na sa formal na edukasyon, no? Dahil hindi lamang ito nakalimit sa apat na sulok ng campus. Pero siguro, Tita, ang isa sa mga nais natin i-highlight dito, yung kasi binigyan tayo ng mga senses, no, yung bibig, yung ating eye, yung ating mata, yung ating lahat na to. Let us focus yung sa action number 7 na mga paaralan, yung policy advocacy campaigns. Ito yung extension services, ano, na kung saan yung isang paaralan, yung isang universidad ay tumatayo sa mga issue, no? Kasi karamihan sa iba, no, naging sasabihin lang neutral kami, yung neutral, hindi kami magsasalita dahil baka maapektuhan ng relasyon namin sa ibang tao, sa ibang mga grupo. Pero dito sa Eco Action na ito, yung sa Laudato Si, no, specifically Laudato Si ng 70, yung sabi nga ay disregard for the duty to cultivate and maintain a proper relationship with my neighbor for whose care and custody
I am responsible ruins my relationship with my own self, with others, with God, and with the earth. Yung kawalang ulang kang responsibilidad, wala kang tungkulin sa iba. No? Sabi niya, when all these relationships are neglected, when justice no longer dwells in the land, the Bible tells us that life itself is endangered. So we need to stand up. So, palagay mo, tita, bakit kaya takot tayong magsalita? Yung mga, yung ibang eskwelahan, takot magsalita tungkol sa mga iba't ibang issues, hindi lamang sa kalikasan, kundi sa whole of society, no? Dahil sabi nga, yung relasyon natin sa kapwa, relasyon sa kalipunan, ay nakaka-apekto sa relasyon natin sa environment, sa Panginoon. Ano yung natigil sa atin? Siguro, Rodney, ang ano ko lang kasi, yung ibang education institutions, no, ang major focus nila talaga academic lang. Okay? Parang, mga, para lang makas, yung parang, alam mo, additional, ano kasi sa kanila yun, sa pangalan ng mga institution, kung yung mga estudyante nila ay academically equipped na pwede makipaglaban sa ibang mga bansa o ibang mga institutions at mananalo sa mga academic contests. Alam mo, yun yung isang nakikita ko. Secondly, ang problema natin, parang kung ganun kasi ang mga education natin, ang ating institution na yun, education institution na yun, parang you are actually developing ano, giant, tawag nito, mayroong tinatawag na parang giant intellectuals, pero walang puso. Parang walang puso. Walang ano, walang ibang mundo, no? Kaya when they are professionals, ayan sila, sila yung they do not know their responsibility towards sa other creatures. Kaya ito yung disaster sa education kung ganun ang gustong gawin. Or, hindi natin alam din, baka mamaya yung ibang institution naman, ay may mga donors na mga mining industry, you know, may mga donors na mga nagpapatupad ng mga aggressive development na nakatali yung kanilang mga kamay doon. And that's sad, no, kung ganun. Kasi failure of education naman yon. Kung hindi naman holistic ang ating approach sa education at hindi naman magiging complete and antaw nito balance eh, yung ating produkto, no? Produkto. Ngayon, Rodney, gusto ko lang anuhin din, na i-remind lang din ang lahat. Education institutions, lahat na nasa formation, nasa mga training, etc. No, yung sinabi ni Pope Francis, no? This stewardship authority given to us by God comes with greater responsibility of taking care of all creatures, no, hindi lang tao, hindi lang human beings, no? So every citizen is an educator and are tasked to bring the message of Laudato Si loud and clear so as to effect ecological conversion among all sectors of society. So, ang Laudato Si ay para sa lahat ng sektor, para sa lahat ng organizations, ng ministries, ng simbahan. Hindi lang para sa ecology ministry, at ang ecology ministry ay hindi lang nag-aangalaga sa waste, no? O hindi lang nagsisero waste management. But importante dito, ang formation ng lahat ng mga mananampalataya sa komunidad, sa parokya, sa diocese or diocese, no? O sa kung saan man ang iyong responsibility, no? Yun yung dapat nating malalaman. Kaya kumbaga yung sinabi mo na ang mga schools na iba ayaw makialam sa mga issues, no? Baka hindi pa nabasa ito at hindi pa napagnilayan. Nakita ko pala dito, no? Kung nakita ko sa mga posts din sa Facebook, no? Even sa mga events ng mga schools, naalala ko na maaaring maging platform yung educational institution sa dialogue. Mm. Magiging daan upang imbitahan ang mga iba't ibang panig upang magkaroon ng palihan o kaya palitan ng kuro-kuro. Mm. And I think because of that, ang isang
isang napakahalagang mensahe din ay yung dialogue, no, makipagdialogo. At sa pamamagitan noon, yung Catholic schools natin, dahil ito ay yung mga universidad natin, sila yung naging daan din para sa mga politiko na sa mga businessman, doon sila gumraduate eh. Kaya maaaring imbitahan sila at pagkatapos ay magkaroon ng palitan, no, ng kuro-kuro at opinion sa mga issues. Siguro maaari itong gawin ng ating mga Catholic schools na kasi may mga board of directors yan eh, yung mga Catholic natin at universities, kailangang pag-usapan ang posisyon sa mga iba't ibang isyong pangkalikasan o panglipunan, pero siguro dahil ito ay academic, no, may academic freedom, maaring maging daan sila ng dialogue ng mga issue at mga concerns sa ating lipunan at sa ating bansa o kaya sa ating kalikasan. So, Rodney, di ba, ang mga schools, no, meron silang usually mga tinatag na alumni homecoming. Okay? So, yung alumni homecoming, baka pwede namang magkaroon ng isang parting seryosong usapan, no? At para ma-remind din yung mga graduates nila na saan ba sila sa issue na ito. Diba? Baka pwedeng ganun. Magkaroon man lang ng konting seryosong usapan tungkol dito sa mga bagay na to na talagang napaka tragic na ngayon. Sabi nga, diba? Less than 5 years to go na lang para kumilos tayo na sana ma-reverse pa natin ang impacts ng climate change. Otherwise, talagang matindi na. And tingnan natin, paano na ba ang mga epekto ngayon? Kumusta ang sea level rise ng natin ngayon? Is it rising beyond the normal or how many times na mabilis? No, kaya as we speak, no, dumating ang isang bagyo, no, si Frankie, no, magla-landfall. Sana ay pagdasal natin na hindi man siya magkaroon ng matinding epekto sa ating mga maapekto sa mga lugar kung saan siya mag-landfall, no? So marami tayong ano, kaya challenge talaga itong ecological education from the formal educational system to the informal, in a sense na sa mga community, sa mga BEC. So ano, dapat kasi nga and sa mga bata, no, kaya we would like to invite our Catholic education institutions, yung ating mga catechists, no, na sana sa curriculum ngayong taon na to, no, at sa mga darating pang mga taon, tingnan natin na hindi lang basta integration yung ating ipasok yung care for creation, but rather mismo sa mga retreats, mga recollections, mga subject areas natin, no. Kasi lahat naman connected ito. Konektado ito, no? Kaya napaka-importante na palakasin natin 'yon at educate natin ang mga bata as early as we can. Kaya tita, no, in-encourage din namin yung mga alumni associations, no, na at mag-reach out tayo doon sa mga, kasi sila yung mga nasa poder ngayon, sila yung mga businessmen, sila yung mga may mga posisyon, at sila yung may mga pamilya na at maaari maging daan sila. Pero tita, siguro bago magtapos, palalahanan lang natin yung ating mga Catholic educational institutions, no, dahil mayroong statement yung Catholic Bishops Conference of the Philippines 2022. Yan ay nakapaloob sa formation, no, yung ecological education na to. Ang sabi dito, at sana ay ma-actionan nito ng ating mga Catholic schools and universities, ang sabi ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, intensify existing efforts to establish Laudato Si schools framework or guidance where NGOs, civil society, faith-based organizations, and the academe led by the Catholic Educational Association of the Philippines work together in synergy, no,
and popularized the Holy Father's suggested little daily actions highlighted in Laudato Si passage number 211 in campuses and community partners. Kaya siguro, alam ko na mayroon na mga programa ang Catholic Educational Association of the Philippines, and we are willing to work with them, no, to have that Laudato Si schools framework. Sinimulan na natin ito last year at sana ano ay matuloy-tuloy na natin. Yeah, okay. Pwede simulan natin sa Archdiocese of Manila. Yeah, of course. Actually, yun lang maganda kasi nag-connect na tayo sa ARCAM-ES, no? At dahan-dahan na ang mga schools naman sa ARCAM-ES, yung iba naman ay talagang part na siya ng curriculum nila, no? And I think since years ago, yung iba, mas advanced, yung iba naman ay they started, no? Pero ang, yun nga, ang kailangan talaga natin din na maging consistent. So, hopefully, we will more collaborate more, and we're inviting hindi lang Catholic schools, actually gusto nating invite din Rodney, kasi hindi lang ang common home naman natin na hindi lang naman para sa Catholic educational institutions, but also all others, no? Especially so we're calling on DepEd na sana mas seryoso ang ating curriculum for the care of creation or whatever you call care for our planet, no? Kaya dito sa ating ano sa programa natin ngayon, as we celebrate the fourth week of the season of creation, itong buong linggo na ito between now Sunday hanggang next Sunday, sana pagnilayan natin ano ba ang epekto sa atin ng ating edukasyon. Meron na ba can we say na tayo ay ecologically educated na? Or kung kulang at hindi pa pala ganon, you're invited to join us in our mga coming workshops, seminars, no, formations, so para mas mapalago, lalo na yung mga senior na, yung mga hindi masyado senior o wala na sa formal education, no? And then siguro kailangan lang natin, no, and Rodney, we remind ourselves na yung communities natin, no, ay kailangan talaga natin ding tutukan. Kasi sad to say, mukhang yung care for our planet is not really parang part, is not yet embedded in our system. Yun ang nakakalungkot, karamihan. At nakikita yan sa mga nangyayari at nakikita natin sa kapaligiran natin, no? So political education ang ating mga politicians din, no, mga produkto ng mga universities yung iba, no? So kailangan din natin sigurong, kaya nga sabi mo kanina yung pag-invite na mga during the alumni homecoming at in request ng yung alumni associations really to look into this, no? Hindi lang yung party. Sana may kunting seryoso. Kasi seryoso ang nangyari sa planeta natin. Okay, so Rodney, your parting words? Yes, at sa ating mga tagapanood, tuloy-tuloy lang ang ating common home. At yung education, environmental education, ecological education, ay nagsisimula sa tahanan. Sa tahanan kung saan araw-araw nag-usap ang mag-anak, ang ating mga kapamilya upang pangalagaan ang ating maliit na tahanan, yung ating garden, yung ating maliit na pamayanan at kanayunan. Diyan nagsisimula ang buto at papatubuin natin ang plant o yung halaman o ang puno ng pangangalaga para sa kalikasan. Diyan magsisimula ang pagpabago. Ako po ang inyong katahanan, si Rodney Galicia ng Living Laudato Si Philippines. Ayun. So Rodney, sabi mo kanina, sa family dapat magsimula ang ating ecological education. And tama yon, sa Laudato Si Action Platform, sa ang una din na platform na dapat ay sinimulan pa na natin years ago ay ang family, no?
So, sa family, magsimula at hopefully, matatagos sa community sa mga parokya. So, we're inviting parishes in their studies sa Manila. Tingnan po nyo sa mga parokya nyo kung ano yung mga ecological education programs. Kung wala pa, get in touch with us. At yung sa iba namang mga diocese, mga taga-panood natin, taga-subaybay sa programang ito, if you can also check on your dioceses and your parishes at your request for it, no? Hilingin po ninyo para malaman nila na kailangan pala nilang gawin sa mga parish, sa mga dioceses at sa mga institutions. Kasi sabi nga ni Pope Francis, no? There is nobility in the duty to care for creation through little daily actions. And it is wonderful how education can bring about real changes in lifestyle. Yun po ang hamon sa atin ng ating Laudato Si goal na ecological education. At this week, pag nilayan po natin, ano ang klaseng edukasyon ang ating napulot habang tayo nag-aaral. Kaya ito po si Lu Arsenio. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Laudato Si and Care for Our Common Home dito sa Faith Watch. At please, and don't forget to like, to share, and subscribe para po mas marami yung ating marating at mas marami ang matuto. Kasi dito sa mga nakaraang mga episodes, pwede po niyong balikan para inyo pong malaman. Kumbaga, we are also educating. We are doing our ecological education dito po sa Faith Watch, no? Ito po yung isang paggamit sa social media. Kaya marami na pong episodes for ilang taon na ba tayo? Marami ng episodes, no? Di ko na nga nabibilang. Kaya please, balikan po ninyo. Nandiyan lang po sa YouTube yan. So anytime, pwede nyo panoorin para mas maintindihan ninyo po ang ating natatanging responsibilidad sa sangnilikha. Dahil sa atin po, sabi nga ni Pope Francis, ano bang klaseng mundo ang ating iwanan sa susunod na henerasyon? Maraming salamat at makakalikasang pagbati uli sa inyong lahat. Happy Season of Creation, Fourth Week.